Nasa bawat pahayag ng Diyos ang kanyang disposisyon. Kaya salita niya'y pagnilayang mabuti. Pakinabang niyo'y talagang malaki. At oo, kanyang diway mahirap unawain. Ngunit baka may ideya kayo tungkol sa disposisyon ng Diyos. Inaasam ng Diyos na ipapakita nyo sa Kanya at gagawin ang mga bagay na di makakasakit sa disposisyon niya, sa gayoy mapapanatag siya. Dapat kang matutong Diyos ay isa puso sa lahat ng oras. Pag kumikilos ka, umayon sa kanyang salita. Hangarin ang layon niya sa lahat ng bagay. Iwasang gumawa ng mga bagay na lapastangan sa kanya. Huwag mo siyang isang tabi upang mapunan ang kahungkagan sa puso mo. Sa paggawa nito, nasasaktan mo ang disposisyon ng Diyos. Inaasam ng Diyos na ipapakita nyo sa Kanya at gagawin ang mga bagay na di makakasakit sa disposisyon niya, sa gayoy mapapanatag siya. Kung di ka nagsasalita ng kalapastangan, ni nagre-reklamo laban sa Diyos sa iyong buhay, isagawa ng wasto lahat ng ipinapagawa niya sa iyo. Magpasakop sa kanyang salita buong buhay mo. Sa gayoy lubos mong maiiwasang labagin mga administribong kautusan. Inaasam ng Diyos na ipapakita nyo sa Kanya at gagawin ang mga bagay na di makakasakit sa disposisyon niya, sa gayoy mapapanatag siya. Nasa bawat pahayag ng Diyos ang kanyang disposisyon.